Good morning guys! Welcome back again to our channel. Today is Sunday and gusto kong mag-thank you sa mga nanood ng aming mga previous video tsaka sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe po and like. Thank you! Tatapos ko lang mag-breakfast. So today is pupunta kami ngayon sa Shibugamo. Mamimili kami ng mga gamit na gagamitin namin sa Pasko, mga ingredients. Hindi ko pa nga alam kung mamaya gagawa ko ng listahan. Hindi ko pa kasi alam kung ano yung mga lulutuin ko sa Christmas. Ayun, buti na lang meron na rin Pinoy store dito. Kaya, ayun, medyo mapapadali. Tsaka, mas marami akong magagawa. Wala naman kaming plan for this Christmas. Dito lang kami sa bahay, kaming lima. So, kasi last two Christmas ago na nandito kami sa Canada, lagi kaming wala dito sa bahay. Yung una is nandun kami sa Ottawa kasi nag-renew na rin kami ng passport. Sinamantala na rin namin yung Christmas break namin. So, doon kami nagpa-schedule ng renewal ng passport. Last Christmas, nag-Toronto naman kami. Namasyal kami sa Toronto, sa Niagara. Siyempre, na-miss na rin namin kasi Jollibee. So, for this year, para medyo maiba naman, tsaka para makapahinga din, mag-i-stay lang kami sa bahay. Kaya, ayun, magluluto ako ng mga panghandaan. The usual na handa natin sa Pasko. Kasi nga, yung last two years, wala kami dito. Hindi ako nakapag-prepare ng Noche Buena ba na pang Pinoy. So, yun, bago kami umalis, mag-shoutout muna ako, tsaka mag-thank you sa mga comment. Yung ibang mga tanong nila, sa tingin ko is tanong din siguro ng isa sa inyo, no? Kumbaga baka nahihiya lang kayong mag-comment. So, tatry kong masagot dito sa video na to. So, unang-una, siya yung hindi umabot dun sa nakaraang video. So, si Jose Regalado, yun, sabi niya, wow, wala nang storm, finally, yes sir. Pero una pa lang yon, marami pang darating, mga hanggang February yan, merong snowstorm dito. Tapos nagtanong din si Ma'am Beatrice Flores dun sa video ko na huwag ka nang magdalawang isip pa. Ano daw program yung minimension ko? Bali yun nga, sinagot ko na rin siya, yung minimension ko is yung bagong program ng IRCC na pwede nang magdala ng family kahit anong skill level next year. So, kay OFW ng Middle East Official. Thank you sir sa pag-comment. Ito pala yung tanong niya. Hello po, pwede po bang magdala ng anak kahit elementary pa lang? Di ba teenagers? Hindi pa teenagers. Ayun, mas younger, mas better. Kumbaga parang mas madali silang makaka-adapt kasi. Hindi katulad yung mga teenagers na, katulad yung mga anak ko. Teenager na sila. Medyo nahihirapan na sila makipag-friends nung una. Kasi, unang-una, French yung mga salita ng mga bata dito. Bihira lang yung marunong mag-English. So, yung talaga, nag-struggle talaga sila the first year. Kaya, ayun. Yung mas bata, mas madali. Tapos, nagtanong din si Aljig Adona about sa Happy Dos. Sir, sorry po talaga. Hindi na po kasi kami updated ngayon. Kasi, nag OFW po kami, ako, yung asawa ko si 2012, then ako naman po 2015, so parang ang tagal na po, hindi na po namin kabisado kung ano pa yung processing ng kung ano man yung PIDOS sa Pinas. Tapos si Kelly Belly G, makit naman ang ninyo, thank you sa pag-comment. TFW lang ba ng anak ang free college? But usually, di ba po ba pag college may bayad na, high school ang free? O depende sa course sa school, paano daw po pag PR na?
Ang sasabihin ko po ngayon ay para lang dito sa Quebec. Kasi yung ibang province hindi ko po alam. Ang alam ko lang po is whole Canada is free ang high school and college. Kahit PR, kahit temporary foreign worker, free po yung elementary and high school. Kahit student permit po kayo, free yung anak nyo sa high school and elementary. Yung college po is, na-surprise lang din kami this year. Kumbaga, ito lang. Kasi nga, yung anak namin is, gagraduate na siya ng high school dito sa Quebec this December. So, kailangan na niyang mag-college next year. So, yun nga. So, nag-research-research din kami. Una, ang dapat babayaran namin is $7,000. Then, nakita nga namin, na-research nga namin na kahit TFW ka pa lang dito sa Quebec, treated na rin kami as PR, parang ganun. Kaya free na rin yung college education nung anak naming panganay. Medyo iba kasi ang education system dito sa Quebec compare sa ibang province. Kumbaga dito sa Quebec, pagka-graduate mo ng high school, college ka. Sa college, hindi pa yan yung course na gusto mo. Kumbaga parang base, mga tawag ito, mga general subject, ano bang tawag doon? Yung kumbaga parang mga math, English, ganyan. Te-take mo siya ng 3 years. Tapos, after 3 years, saka ka papasok sa university. So, dun na papasok kung gusto mo mag-doctor or mag-architect or anything. Plan namin mag-create ng video about that kasi medyo malawak yung topic na yon. So, yun, Kelly Belly, salamat sa pagtanong. Tapos si Bok Migs. Ma'am, ilang taon po ba bago makuha ang asawa dyan sa Canada? So, depende po kasi, no, katulad sa case namin, NOCB kami, yung asawa ko. Siya kasi yung principal applicant, NOCB siya. So, qualified na siya na kunin ang family. So, sabay-sabay kami nagpunta rito. Yung ibang NOC, sabi nila, kailangan pa mag-antay ng ilang taon. Yung iba naman, katulad dito sa Shibuga mo, ang ginawa ng mga ng company nila is hinire na rin yung mga asawa nila para makapunta na rin dito. So, parehas din sila mag-asawa na nag-work dun sa company sa Chantier, Shibuga mo. So, yun sir, depende po kasi yun, iba-iba po, hindi po lahat. Pero next year, yun nga, yung bagong program, sana lahat na. Hindi pa rin kasi lumalabas yung guidelines. So, sana nga next year, marilis na nila para alam nyo na kung paano nyo makukuha yung family nyo. Tapos, thanks din ulit kay Manali sa TV sa pag-comment. Ayan. At si Ate Yoli, hi, shout out ulit sa'yo. Tapos, may mga tanong siya medyo mahaba about sa French. Bali, another topic po kasi yung medyo mahaba-haba yung topic na yun ng sa French. Kung paano mapipr dito sa Quebec. May old rules kasi sila, and then may bagong rules. Silang nirelease ng July 2020. So, kami, since dumating kami February 2020, hindi na applicable sa amin yung rules. Exempted kami dun sa bagong rules. Yung bagong rules is, bibigyan ko lang kayo ng konting background. Yung bagong rules is, if you're here in Canada and Quebec before mag-July 2020, July 2020, yung spouse nyo, hindi siya required na mag-exam ng French. Pero, pag dumating ka after July 2020 dito sa Quebec, dalawa na kayong required na mag-exam. Yung principal applicant, kailangan ng level 7. Yung spouse is kailangan ng level 4. So, yun lang muna guys. Pero, we will try our best talaga na makagawa ng video about that. Maganda, maraming magandang topic. Yun nga lang, wala kaming time minsan. Kasi, syempre, nag-work din kami. Work sa opisina, pagdating sa bahay. Mag-aasikaso pa sa mga bata. Ayun, pag nagkaroon kami ng time, talagang gagawa namin yun ng video. Si Fambike, ayan. Hi sa inyo, sir. Sir Fambike. Lagi rin yan nagko-comment sa amin.
Merry Christmas po. Ano ba? Ah, tanong niya. Takot daw siya sa lamig. San ba daw siya pwede? Kumbaga sa ano po, buong Canada malamig. Pero ang pinaka sinasabi nilang magandang weather, magandang okay na temperature during winter is sa Vancouver, sa British Columbia. Ang downside lang doon is during summer. Talagang nagkakaroon ng mga forest fire dahil sa sobrang init. Tapos yung bahay doon hindi designed para sa ganun. Lalo na ngayon, merong climate change, di ba? Yung mga bahay doon hindi na designed para din nga sa extreme weather, sa mga mainit, ganyan. Yung ibang lugar, walang, yung ibang bahay, walang aircon, ganun. Yun lang ang ano doon. Pero pag winter, nagwi-winter storm na yun, katulad yung nakaraan. May binalita. Pero yun nga, sinasabi nila, doon nga daw yung okay yung weather. Pero hindi pa kami nakapunta doon. Pero sana soon makapasyal kami doon. Ayun, si Sir Steve Fitness. Hi, thank you for always watching. Tapos si John Cruz. Ayan. Hi, Sir John. Lagi rin nagko-comment at nanonood ng aming video. And then si Pinay in Malaysia. Ayun, sana, pasensya na. Medyo naguluhan ako doon. Kasi dalawa kayong nagme-message sa amin na galing Malaysia. So, na-confuse ako. Na-confuse ako sa inyong dalawa. Kaya pasensya na po. Kumbaga parang, kung ano nyo po, i-recall nyo na lang ako kung ano ba kayo. Kung kayo po ba yung nag-i-student or yung work, yung nag-work permit po. Tapos si Ma'am Erica Pascual. Hello po, Ma'am. May tanong siya. Paano daw kung mag-a-apply pa lang ng truck driver yung father niya? Pwede na po ba niyang isama at ang asawa at mga anak papuntang Canada? Yun nga po yung sabi ko, kumbaga, kung ongoing process na po ngayon, yung tatay niyo, intayin niyo na lang po muna yung bagong guidelines dun sa bago nilang ano bang tawag doon, pathway ba? Hindi siya pathway. Bagong program na yun ng IRCC. Kasi hindi ko, baka hindi pa sakop sa ngayon kasi nga kung ongoing na. Pero kung mag-a-apply pa lang siguro next year at na-release na yung guidelines, ayun, doon natin malalaman kung paano nyo masasama yung family nyo. Tapos si Portia Dagondon. Hi, Ma'am Portia Dagondon from Edmonton, Alberta. Ayan, lagi ako nanonood dyan ng vlogs ni Inags tsaka mga taga Calgary, sila Team Soliman, sila sino ba to? Nakalimutan ko na. Basta si Beck and Kai, ayan, sila Team K Family. Ayan, lagi namin pinapanood dyan ng mga taga Alberta. Tinatanong niya kung pwede daw kami lumipat ng place. Sa ngayon po, hindi pa pwede kasi nakatie up pa po yung aming contract, yung aming permit sa employer. Tapos, pwede naman pong lumipat kapag na PR na kami or na citizen. Depende po yun. Kumbaga parang, sa ngayon, ayoko pang magsabi na lilipat kami pag na PR o hindi. Kumbaga ngayon, kung ano lang po muna yung status namin ngayon po. Kumbaga, bahala na sa future kung ano man yung mapag-decision na namin. Ayun po, pwede pong lumipat. Tapos, si Kabayan Montreal ulit. Hello, Sir Kabayan. Tapos, Amelito Muagan. Yan. Tinatanong niya kung pwede daw ba yung more than 50 years old. Yes, sir, pwede po. Kasi hindi naman po sila naglalagay ng age limit dito eh. Shout out pala kay Mr. Marlon Ondin. Yan. Pinapa-shout out po kayo ni Sir Ricardo Abel Llanosa. Ayan. Saan ba si Sir? Pa-shoutout po, Mr. Marlon Ondin watching, always here. Ah, sa UAE. Ayun. Hello, Sir Marlon Ondin. Pinapa-shoutout kayo ni Ricardo Abellanosa na nasa UAE. Hello po. Tapos, ayun pala, si Sir Puto Mendoza. Ayan, lagi kayong nababanggit ni Sir Rice at pinanood ko rin po yung mga videos nyo. Salamat po sa panonood. Shoutout din kay Ostong TV. Ayan, salamat din po sa panonood. So, yun guys. Kung hindi man nahabol dito, kung hindi ko man kayo na-shoutout, baka hindi ko pa po nababasa or na-edit ko na tong video na to before ko pa nabasa yung
pa-shoutout nyo or yung comment nyo. Ayun, yun lang. Gusto ko lang pong magpasalamat sa mga nag-subscribe, nanood, nag-like, nag-comment. And yun, see you later guys sa pagpunta namin sa Shibugamo.